day of the Lord is surely coming. Sabi sa Living Bible, the day of the Lord is surely coming as unexpectedly as a thief. And then the heavens will pass away with a terrible noise. And the heavenly bodies will disappear in fire. By the way, habang binabasa niyo po ito, lalo na yung mga may knowledge na dito sa eschatology, napapansin natin parang post-tribulation na mangyayari dito. Pero hindi, binanggit ko nga po, ito ay event na mga pangyayari. Ito po ay hindi single event. Kaya kinapsulize ito ni Apostle Peter para makita lang sabihin na natin yung magkaroon ng panoramic view, kaya makita yung mga importante ring mga pangyayari. Pero may mga iba na hindi niya nabinanggit dito na kung saan sila dyan na ang magbabanggit nito. Okay, kaya ang sinabing pag the day of the Lord, ito yung simula ng rapture hanggang sa ending ng heavens and earth after ng 1,000 year reign of Christ. Para nang sa gayon, pag binabasa natin ito, hindi po kayo malilito dito. Okay? Sabi dito, the day of the Lord is surely coming. Pangalawa, it is a sure coming. Una, it is a second coming. Pangalawa, it is a sure coming. So, ang kalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus ay tiyak. Ibig sabihin, walang makakapigil dito. It is non-negotiable. Hindi sinabi, Lord, wag ka munang babalik. Please, 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 wag ka munang babalik. Hindi po. In fact, ang tawag sa kanya, parte po siya ng sovereign will of God. May iba't iba pong uri ang kalooban ng Panginoon. May tinatawag tayong perfect will. Na kapag na-hit natin o nagawa natin yung specific na pinapagawa ng Panginoon, perfect will of God, meron tayong tinatawag na permissive. Ito ay inaalaw ng Panginoon kahit na ayaw niya kasi pinipilit natin, nangyayari. Inaalaw, marami pong ganyan sa Bible. Naayaw ni Lord pero mapilit ang tao, kaya natututo ngayon yung tao, o kaya napaparusahan siya, o kaya naman inayaan ng Panginoon para matuto siya dun sa kanyang ginagawa. Pero itong pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon, sovereign will ito. Ibig sabihin, non-negotiable siya. Walang makakapigil. Ibig sabihin, kahit tayo o anghel o maging si Satanas ay hindi mapipigilan ang pagbabalik na ito ng ating Panginoon. Kaya huwag mo nang ubusin yung panahon mo, katatanong, kung talaga bang darating si Jesus. The Bible already said that it will surely come. The day of the Lord is surely coming. Kaya lahat na nagda-doubt dito, kung darating bang ating Panginoon, binanggit na po sa Bible, pag sinabi niyang sure, sure yun. At pag alam mong sure ang pagdating ng isang importanteng tao, ang tanong, ano ang gagawin mo? Alam mo palang sure yung kanyang pangako. Alam mo palang sure yung kanyang gagawin. Ibig sabihin, hindi nagbibiro ang Bible sa muling pagbabalik ni Jesus. Gustong iparating ng Diyos sa lahat ng tao na muling babalik si Jesus. At ito ay sure. Ito ay second coming at ito ay sure coming. Alam niyo po, early in World War II, at makikita po natin dito, lalo ito yung kwento ni General Douglas MacArthur. Nung panahon na yon, pinaalis siya sa kanyang poste, pinapunta siya ng Australia noong March 12, 1942. At umalis po siya sa papuntang Australia at nagkaroon po siya ng short speech. Sabi niya ganun, I came through and I shall return. Sabi ni General MacArthur, may pinaayos kasi sa kanya doon, I came through and I shall return. Shortly after nung death march nung sa Bataan, siya po ay bumalik after ng 2.5 years. Siya po ay bumalik noong October 20, 1944. March 12, nung siya ay umalis, sabi niya, I came through and I shall return, 1942. Tapos October 20, 1944, siya po ay bumalik dito sa Pilipinas. And he reported, people of the Philippines, sabi niya ganun, I have returned. Sabi niya ganun, I came through and I shall return. Parang kay Jesus eh, no? Dumating siya, yun sa John chapter 14 kanina. Nagsasalita ang Panginoon, pero sabi niya, muli siyang babalik. At sabi niya, ito naman si General Douglas MacArthur, sabi niya, people of the Philippines, or sabi niya, I came through and I shall return. Pagbalik niya noong October 20, 1944, sabi niya, people of the Philippines, I have returned. Just like one day, soon,
Jesus Christ is going to come again on planet Earth. At ire-report niya sa mundo, people of Earth, I have returned. So MacArthur's return was nothing compared to Jesus' return. So be ready, because it is a guaranteed return. It is a sure return. It was guaranteed by His word. Sa salita mismo ng Panginoon, siya ay darating, huwag ka nang mag-doubt, huwag man matupad ng iba yung sinabi nila. Pero tatandaan mo, tutuparin ng Panginoon ang sinabi niya. Whether we like it or not, darating ang Panginoon. Handa ka o hindi handa. Finish or not finished. Pass your paper. Darating ang ating Panginoon. So be ready. So the day of the Lord is a sure coming.